Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Muli, andito na lang po tayo sa ating videos sa larangan po ng pagsasaka. Ngayon pong umaga ay magkakaroon po na lang po tayo ng isang episode tungkol po sa larangan ng pagsasaka. Ngunit bago ng lahat na yan ay nais kong pasalamatan kayo sa inyong pag-subscribe at panunood sa unang video natin. So, marami pong nagre-request na i-future po natin ang isa pong namang pakapakinabang na teknolohiya tungkol po sa larangan ng pagsasapa. Ngunit bago tayo mag-umpisa, mga kaibigan, ay nais kong mag-subscribe muna kayo at i-like ang ating YouTube channel. Low cost technology in farming system. Yan po ang ating channel program dito sa ating programa ng agrikultura. At ngayon pong umaga ay ang tatalakayan po natin ay itong kukupit po. Marami pong nagtatanong paano po ba gamitin ang kukupit, ano po ang gamit, at paano po ma-ferment, fermentation, sterilization po. Nang sa ganon, ito po ay hindi po nakakasama sa halaman. So ngayon pong umaga ay i-video natin kung paano po i-ferment itong kukupit. Ano pa ba itong kukupit na sinasabi natin? Ito pong kukupit na ito, ito po yung ginagamit na potting medium. Ginagamit po ito sa hydroponics, ginagamit po ito sa as a medium for seedling propagation, seedling tray. So, ang kukupit po ay galing dito sa coconut husk. Nakikita po nyo ito. Ito po ay aming ginigiling sa pamamagitan po ng ating striders machine. Ayan po meron tayong strider machine na talagang purposely para mas magiling po itong coconut husk. So, pag ito po ay nagiling natin, ang lalabas po dyan ay dalawang klase po. Ito po yung sinasabi nating kukupit at ito po yung pangalawa, itong coconut fiber o coco fiber. So, ipapakita ko ito, papakita ko po sa inyo yung kukupit na galing mismo dito sa shredder. Ito po yung coconut fiber. Galing ito sa shredder, shredding machine. So, ang gamit po nito ay nakikita po dito, pwedeng gamitin to as sa mulching material, no? Nilalagay po yan sa puno ng halaman para nang sa ganun ay ma-conserve po yung moisture at the same time yung pong mga damo ay hindi tutubo dun sa puno ng halaman. So, punta po tayo ngayon doon. Itingnan natin po yung nagadgad na o yung threaded na yung pagkatapos po niyan, yung pag-save natin, andito po siya. Bago natin siya i-ferment, ay makikita po niyo ito. Ini-screen po na namin. Ini-screen namin. Nang sa ganon, mahiwalay yung mga fibers na magagaspang at yung pino yung po ang coconut pit na gagamitin po natin as potting medium. So nakikita po natin may screen siya. So ito po yung ito na ang pure coconut kukupit. Ito po nakikita po niyo ito. Ito na yung gagamitin nating potting medium kukupit. At alam niyo po ito, itong kukupit na ito, napaka-importante po sa halaman kasi anti-fungal disease po ito. Kung yung pong tatanim natin ay susceptible to fungus,
eh kaya pong kontrolin ang fungus nito. Yung po pang nabubulok yung fungus po ang kwan niyan, yung nabubulok po yung ugat at nabubulok po mismo yung dahon ng halaman. So, yun po, isa pang gamit nito ay mataas po ang paghawak ng tubig, yung water holding capacity na sinasabi po natin. Di po ba? Pag ito po ay diniligan nyo, eh hindi ka agad-agad na bababa yung tubig sa ilalim ng lupa. At aside from that, yung water holding capacity, very porous po ito. Porosity, mataas ng porosity nito. At hindi kagad mabubulok yung halaman. Yung water, yung daanan ng hangin o yung air na sinasabi natin, ano siya, maganda ang circulation ng hangin doon sa loob ng yung doon sa ugat ng halaman natin na itatanim. So ito po, ano, yung nakikita po nyo yan, ito po yung kukupit. Ngayon, paano natin ito i-ferment, so, fermentation? Kasi ang problema ng ating mga growers, yung kukupit na ginagamit nila ay hindi po fermented. Ang ibig pong sabihin niya yung fermented na yan, hindi po naalis yung asim, yung acid niyan. Kasi ito, pag yan po ay ginamit natin direkta sa halaman, hindi po magiging maganda ang epekto. Kung minsan, pag ginamit natin yung acipating medium, ano po ang epekto niyan? Naninilaw po yung seedlings natin. At kung sa hydroponics po, naninilaw din po yung mga litos, mga pitsay na itatanim natin ito. Kasi ano siya, maasim siya, hindi siya fermented. So paano natin aalisin yung asim niyan, yung acid niyan? So pupunta po tayo ngayon dito para ituturo ko kung paano natin i-ferment yan. Dito. So, ganito po ang fermentation na sinasabi natin. Ito po yung ginagawa ko. Siguro kung mayroon po kayong alam na mas maganda kaysa dito po sa akin, bahala na po kayong mamili. Pero sa akin ito po yung ginagawa ko pag pipirmint ko sa aking mga halaman. Una ay itong timba na ito, ito po ay naglalaman ng mga 20 liters na tubig, mga 20 to 30 liters ng tubig. Pupunuin po natin ito. At pag ito po ay napuno, ay para po mas hawakan mo dyan yun, mas epektibo yung pag-ferment natin, lalagyan po natin siya ng calcium nitrate. Ito po. Ito pong drum na ito, naglalaman ng mga about 30 liters. Lalagyan po natin siya ng mga 30 grams na calcium nitrate. Ito po. Ito. Ano po ang purpose nitong calcium nitrate? Para ito pong calcium nitrate kasi meron itong calcium na kayang i-neutralize yung asim ng solution o yung asim ng kukupit. So pupunuin po natin ito at lalagyan po natin siya ng mga tumong more or less mga 30 grams ng calcium nitrate. Ayan po, i-dissolve po natin siya. Ayan. So pagka po na-dissolve yan, ilalagay na po natin yung kukupit. Ito po yung nakita nyo doon. Ito po yung na-screen. Ha? So, lalagay mo yan, Junior. Pupunuin natin ito. Yan. So, pag ito po ay napuno, ipiperment po natin siya. Ang ginagawa ko po ay mga 2 to 3 days natin siyang ibababad dito sa malaking container. Ha? So yan po, nakikita nyo, pupunuin po natin siya. Oh, tama na siguro, Junior. No? Yan, ikaw muna. Yan. So, pag napuno na yan,
kailangan po ay ano yan, naka-suburbs o na napunong ano, yung pong kukupit ay nas hindi po umaapaw, kailangan po ay ano yan, puno ng tubig. Okay? Yan. Oh, nakikita po niyo yan. Oh. Sige pa siguro lagyan mo. Wala na. Sige. Lagyan mo lang. Oh, okay na, patay mo na yung ano daw. Sige pa, iikom mo. Oh, yan. Okay na, so, patay mo na yan. Pagkatapos pong mapuno ito, kailangan punong-puno ng to, ano yan, ng tubig para nang sa ganun ay masubmerbs yung ano, sa ilalim yung ano, yung kukupit. So ito po ay ibababad nyo ang pinaka ano niyan, the least is 3 days kung pwede, 3 araw. Kung pwede naman 4 araw pwede rin. So ito po ay ibababad nyo ng halimbawa 3 araw po ito na nakababad. Ano ba ngayon? Merkules? Martes. Martes, Merkules, Huwebes po ng umaga ay pwede nyo na pong ano ito, kunin, no? So ito po ay patatakpan po natin siya ng kahit na ano pong bagay na pwede nyo pantakip, nang sa ganun ay hindi po pasukin siya ng insekto. Okay, so yan po siya. Hayaan po natin siya na ma-ferment mga 3 days po siguro, tapos iahawahon natin siya at pagkahahon po yan, ibibilad po doon sa simento at lagyan po ng plastics para mabilad po siya under the sun po yan. Ibibilad po natin siya ng mga 2 araw. So pagkatapos po nito, pupunta po tayo doon sa na-ferment na kukupit doon po sa bandaron at papakita ko po ko sa inyo kung ano po yung itsura nung na steril ano na ferment na kukupit. Ito na po yung ano yung fermented kukupit. Nakita po natin doon, nababad siya ng 3 araw. Pag alipas po ng 3 araw, ito na po siya. Ayun po, na dry na po ito ng mga 2 araw. At ito po ay masasabi nating fermented na, wala na pong asim yan. So, anong ang ano, pwede na pong gamitin yan sa potting medium, sa hydroponics o kung anumang kung anuman po yung gusto niyong itanim diyan, pwede na po. Hindi na po maasim yan, hindi, wala na po yung acid. So pero meron pa tayong ano isang proseso. Kung wala na pong asim, mayroon pa tayong isang proseso kung paano natin ito ano, ma-sterilize. Kasi yun din ang problema ng ating mga nagtatanim. Paano daw natin i-sterilize itong fermented kukupit. So, ang ginagawa po namin dito, ito pong fermented kukupit na ito, ay i-sterilize namin. Ngunit paano po ba ang pag-i-sterilize niyan? Napakasimple po. Kung ang gagamitin nyo lang po ay para sa hydroponics, no? Yung small scale lang, pwede nating i-sterilize yung ano, yung kukupit na ferment na. So, ito po yung pinakasimpleng paraan para ano po ba yung bakit natin i-sterilize itong kukupit na ito. Simply para po mamatay yung mga pathogens na andito po sa kukupit. Ano po yung mga pathogens na yan? Marami alam po nyo itong although ito po ay na-permit na marami pong mga kwantito. Mga pathogens na para patayin po yung mga disease o mga pathogens na andito po sa kukupit. So ang ginagawa natin ay ito po yung sinasabi natin napakasimple. Pakuluan lamang po ng tubig. Warm water or boiling water at pag ito po ay kumulo, ilagay po natin itong kukupit. Luyin po natin ng about 5 to 10 minutes at hayaan po natin siya. Pag ito po ay anong tawag dito? Pag ito po ay wala nang init,
nag-ano na siya, malamig na, isa ka po natin siya aalisin at papa-ibilad po natin siya para ano siya, maalis po yung ano niya, yung moisture niya at simple, ready to use na po ito. So, ang proseso po, napakasimple, mula doon sa pag-giling, diretso na yan sa pag-screen. Pag na-screen na yung kukupit, diretso na yan doon sa sa fermentation. Pag na-ferment na natin, i-sterilize po natin, ito na po siya. Ito po ang finished product na, ready to use na po ito. At ipapakita ko po kung ano po yung gamit nito mamaya. By the way, kung meron po kayong mga katanungan na tungkol po dito, ipopost ko po yung cellphone number ko. Pwede po kayong mag-text, pwede ko yung mag-comment, ha? Doon po sa ating YouTube channel, ha? Kasi later maraming nagtatanong, ano ba yung epekto ng ganito ganyan? Paano ba nating gagamitin yung kukupit? So marami pong mga katanungan niyan, ano pang mixture ganyan. So ito po, ipapakita ko sa inyo. Ito na po yung mga finished product niyan. Ito, pwedeng ito na sterilized na, na-permit na. Pwede pong gamitin ito sa hydroponics. Ito po yung ginagamit sa hydroponics. Pwede pong purely kukupit ito. So ang ginagawa, ito po, nasubukan ko na rin. Ang ginagawa ko kasi marami akong litos nung nakaraang buwan na ginamitan ko rin ng kukupit. So ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko lang ito ng kukupit, treated kukupit. Ganito po siya, 1/3 lang po yung konti lang ilalagay natin sa baso, itong cup. So ganito po siya, at pagkatapos ilalagay po dyan, pwede na pong so ito, pwede natin siyang tamnan ng lito sa petsay, mga leafy vegetables. So okay na okay ito po. Yan po siya, at, pwede sa hydroponics. Ito po, lalagyan lang natin siya ng nutrient solution. Then pwede na po siyang gamitin sa hydroponics. And ito, kukupit ito. Pero kung gusto nyong gamitin sa potting medium sa mga seedling production gaya po nito, ang magandang mixture dito, kukupit, lagyan po natin ng vermicast. Ano po yung vermicast? Ito po yung vermicomposting. Ito galing sa vermicomposting. At ang mixture nito, 1 kilo ng kukupit, nilagyan ko po ng kalahating kilo ng vermicast. So ito po yung mixture. Hindi po, pwede namang purong kukupit, pero mas maganda pagka gumamit tayo ng seedling tray, itapta natin ng mga vegetable seeds, meron siyang halong vermicast. Wow. So combination po ito, hindi po purong kukupit. So ito po, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Ito po nahalo na at pwede po sa mga seedling tray. Wow. Yan. Oh. So pagkatapos pong punuin ito, pwede na po tayo nating tamnan ito ng buto ng kamatis, buto ng petsay, sili, talong. So ganito po ang SOP niyan. Ha? Yan, pag napuno na. Oh. So ito ay ready to plant na po ito. Yan. Okay. So kung kayo po ay may mga katanungan, mag-message po kayo sa akin at sasagutin ko po kayo sa aking YouTube channel. Okay, ganyan po, ganito po, kasimple. Ito ay makakasiguro tayo na pagka ito po ay na-treat na mabuti itong potting medium natin,
hindi po maninilaw yung ano natin, yung seedlings natin. Yung ano, siguradong ano yan, hindi siya mamamatay, hindi siya madadumping off, hindi siya atake ng bakterya. Yung bakterya na yan ay namatay na nung ating pong na-sterilize na bakterya. Yeah. So, ito po. Now, okay yan. Yan, pagka gusto naman natin itong gamitin sa seedling, pagsusow ng buto, seedbed, ito po yung ginamit natin. Sa ibaba po ay nilagyan ko ng cocoa fiber at sa taas, kombinasyon ng kukupit at saka vermicast. Ayan po, nakikita nyo po ito, tatlong araw na ito at sumisibol na yung mga kamatis natin. So ito isang halimbawa lang na epektibong paggamit o pamamaraan upang hindi po magkaroon ng problema sa potting medium na ating itatanim, tatamnan natin ng mga iba't ibang klase ng vegetable seedlings. So ito po, so kung meron po kayong mga katanungan, message po kayo sa aking channel at nasa ganun masagot po natin. So ito po yung proseso ng kung paano sterilize, kung paano gamitin at kung ano po yung epekto ng pag-ferment po natin sa kumukupit. At nakikita po niyo ito, ito po ay hindi ko po ginamitan ito. Itong lugar na ito, kaka-harvest lang po ng pitsa ito. Hindi ko po ginamitan ito ng garden soil. Halo lang po ito ng kukupit, vermicast at saka cocoa fiber. Makikita niyo po ito, napakaganda ng tubo at wala akong makitang epekto ng fungus. Kasi ginamitan po natin siya ng kukupit, no? At saka cocoa fiber at saka vermicast. So, napakaganda po ang tubo. Ito po yung jute o saluyot na sinasabi natin. So, ito po lahat. Nakikita nyo ito. Wala pong pandito garden soil. Lahat po ay organic. Ito po. Ito. Kaharvest ko lang last week. May tanim na naman. Nakikita nyo po ito, bagong tanim na kamatis. Bagong tanim na kamatis. At saka, in-intercap po siya ng, anong tawag dito? Peanut. Mani. Ito po, kita nyo yung intercap na, ano, i-comor. Para makita nila. Itong peanut na ito, mga tatlong araw pa lang. At nakita nyo, maganda na ang tubo. Kasi maganda yung potting medium niya. Hindi po nabubulok yan. Yung ugat niyan ano yan? Madaling makaka-recover. So ito po yung isang halimbawa lang po ng organic farming, low cost technology. Nakikita po niyo ito. Kamatis, 'di ba? So ito peanut, tomato, intercrop with peanut. Bakit ito po yung kunatin? Kasi itong peanut na ito ay mayaman po sa ano yan, sa nutrients yan, nitrogen. So later on makikita nyo magaganda yung kamatis kasi itong mani ay may libreng nitrogeno na nagaling sa hangin na later on ay magagamit din ng kamatis, ng tomato. So, ito po, although ang kwan natin is sa fermentation, pero pinapakita ko lang po ito sa inyo ang gamit ng kukupit. Ito po, nakita nyo, meron tayo mga kamatis na intercrop siya ng peanut. So, ang ibig ko pong sabihin, mga kaibigan, napakaganda ng epekto ng kukupit na yan. Napakaganda ng epekto at kung ito pa yung ating gagamitin, maiwasan po natin ang mga sakit na idudulot po ng mga bakterya sa loob po ng sa ating pong mga halaman. So siguro mga kaibigan, dito natin tinatapos muna itong episode na ito.
tungkol sa pagka kung paano gamitin ang kukupit, paano sterilize, paano i-ferment, saan ginagawa yan at paano gawin. So yan po muna ang ating isisir ko sa inyo. At sana po sa susunod na episode natin ay inyo pong subaybayan. At mag-like po kayo at mag-subscribe sa aking channel, Low Cost Technology and Farming System, Doc Armando Molina. Muli po, ako po ay nag-aanyayang manood po kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat po at magandang muli, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you and God bless us all.